Good day, I am criminologist Emerjan Hernandez at ngayon bigyan natin ng basic at mabilisang paliwanag yung salient features ng Republic Act 9344 or the Juvenile Justice and Welfare Code of 2006 as amended by RA 10630. Okay, una, meron tayong tinatawag na child at risk. Pag sinabing child at risk, ito yung mga bata na dahil sa kondisyon nila ngayon ay nagiging vulnerable sila o nagiging malapit sila sa pag-commit ng crime. Anong mga halimbawa? Kung ang bata ay galing sa broken home, kung ang bata ay street child, kung siya ay out of school, kung siya ay nakatira sa isang lugar na kung saan mataas ang crime rate, kung siya ay nasa isang lugar na may armed conflict, may digmaan, laging may barilan, o kung siya ay abandoned child, neglected child, or abused child. So yan yung mga pagkakataon na ang isang bata ay considered as child at risk. Ibig sabihin, malapit sa pagkukumit ng crime. Ngayon, dahil di yan, merong in-establish na pamamaraan ang gobyerno para mamagitan at maputol yung tinatawag natin na pagiging malapit niya sa pagkumit ng crime. Ibig sabihin, dahil nga malapit na siya magkumit ng crime, harangan natin. I-prevent natin siya na mag-commit ng crime. Ang tawag doon ay intervention. Pag sinabing intervention, ito yung mga programa like counseling, kakausapin, skills training, education, mga seminars, mga programa, tatanda ninyo na ang purposes ay dalawa. Para ma-prevent ang isang child at risk na mag-commit ng crime, o kaya naman, kung hindi siya na-prevent, naging CICL siya, nag-commit siya ng crime, para ma-prevent siya na mag-re-offend, para pigilan siya na muling gumawa ng krimen. So yung dalawang yun ang purposes ng intervention. Sabihin na natin na hindi tumalab ang intervention. Nag-commit ng crime ang bata. Ang tawag na sa kanya ngayon ay CICL or Child in Conflict with the Law. Kapag siya ay inaakusahan o sinasabi na nag-commit ng crime, siya ay CICL. Ngayon, kapag ang bata ay 15 and below, 15 years old, automatic, siya ay released. Ibig sabihin, kahit anong crime ang nakumit ng bata, basta ang edad niya ay 15 anyos pababa, wala siyang pananagutan sa batas. Exempted siya. Pero kung ang bata ay above 15 and below 18, ibig sabihin lampas sa 15 years old. Ano ba yung pag sinabing lampas? 16 ba? No. Pag sinabing lampas sa 15 years old, siya ay 15 years old and 1 day. So, lampas sa 15 years old at mas mababa sa 18, ang bata ay nag-commit ng crime, hindi siya agad exempted. Aalamin muna kung meron siyang discernment. So, pag sinabing discernment, ito yung kakayahan na malaman mo kung ano ang tama at mali at kung ano ang kahinatnan ng iyong gagawin. So kung ang bata daw ay walang discernment nung ginawa yung crime, para na rin siyang 15 and below, exempted siya totally. Pero kung ang bata ay may discernment na nung ginawa ang crime, siya ay kailangan ng magkaroon ng pananagutan sa batas. Pero ang tanong, sino ang nagdi-determine ng age ng bata? Kapag nag-commit ng crime ang CICL, siya ay aarestuhin. At ang tawag doon ay initial contact with the child. Sa adult, ang tawag ay arrest. Pero sa bata, initial contact. Kasi nga, binabago natin yung mga pangalan dahil sa mga bata, dapat hindi masasakit na salita. Or mga mahinahang words, terminologies lamang. Sa halip na arrest, initial contact. So pag inaresto yung bata, itong police or law enforcers, aalamin yung age ng bata. Kung 15 and below, release. Bigay release sa magulang. Pero, kung above 15 and below 18, aalamin muna kung may discernment. Sino naman ang dapat mag-alam o umalam kung may discernment ng bata? Ang Local Social and Welfare Development, Social Welfare and Development Officer. Yung official ng DSWD sa isang munisipyo
o probinsya o syudad. So ito naman ang alam kung may discernment. Tatanda ninyo, pagkahuli ng law enforcers sa CICL, kailangan within 8 hours ma-transfer siya sa LSWD po. So kung walang discernment, i-release na rin ito ni LSWD po. Pero, porket ba walang discernment? Basta na lamang natin hayaan yung bata, porket 15 years old and below, haya na lang natin. No! Papasok uli si intervention. Kung ang bata ay 15 and below, o kaya naman above 15 and below 18 na walang discernment, wala silang pananagutan sa batas, pero kailangan nilang mag-undergo ng intervention. Kasi nga, isa rin sa purpose ng intervention ay para ma-prevent yung pagre-re-offend, yung muling pag-commit na crime ng bata. Okay? So, yan yung sa 15 and below. At saka dun sa above 15 and below 18 na walang discernment. So, punta tayo dun sa kung na-determine ng LSWD o na yung above 15 and below 18 ay with discernment, ano naman ang mangyayari sa kanya kung may discernment? Maalin dito sa dalawa. Number one is pwedeng diversion at pwede rin prosecution. So kung ang above 15 and below 18 ay may discernment nung nakomit ang crime at ang nakomit niyang crime ay 12 years pababa, ibig sabihin, shoot siya sa diversion. Ngayon, saan ba nagaganap ang diversion? Ang diversion proceeding, ibig sabihin, usapin, kakausapin yung biktima, yung magulang ng biktima, yung CXL, yung kanyang magulang, pag-aharap-harapin, para pag-usapan, anong gagawin natin dito? Kailangan pa ba natin pabutin sa korte o hindi na? Hingi na lang siya ng tawad, kailangan na natin bigyan ng leksyon, ika-counsel. So, yung usapin na yon, that is diversion proceeding para magkaintindihan. Kasi pag sinabing diversion, that is an alternative to formal court proceeding. Nasa halip na rin sa korte, pagkasunduin na lang natin, pero kailangan mag-undergo ng CICL ng mga programa para maging maayos at law-abiding citizen siya. So, ang diversion proceeding ay tumatagal ng hanggang 45 days. Kailangan daw matapos ang proceeding within 45 days. Ibig sabihin, kailangan mapagkasunduan kung talagang mag-undergo ng diversion ng isang CSTL. Kung ang nakomit ng bata ay sakop lamang ng katarungang pambarangay, usaping pambarangay, so ang diversion proceeding o yung pag-uusap-usap ay sa barangay level lamang. At ang bihawak niyan ay ang lupong tagapamayapa. Kung sakali naman na mas mataas doon sa sakop ng katarungang pambarangay ang nakomit ng bata, pero hindi aabot sa 6 years. Hanggang 6 years lamang, pero mas mataas sa barangay. Ibig sabihin, ang diversion proceeding ay hawak ng law enforcement. Nasa law enforcement level siya. Doon pag-uusapan. Sino ang mamumuno? Isang official galing sa, isang officer galing sa Women and Children Protection Desk. O kaya naman, pambarangay pa rin yung sakop ng bata, yung nakomit ng bata, pero hindi nagkasundo mga magulang doon na magkaroon ng diversion, pwedeng dito pag-usapin sa law enforcement level. Kung sakali naman ang nakomit ng bata ay walang private offended party, ibig sabihin victimless crime, ang diversion proceeding, ang pag-uusap ay hawak ng local social welfare and development office level. Okay? So pang DSWD yan, pang LSWD, kung victimless crime. Kung sakali naman na maalin sa tatlong ito, hindi nakapagkasundo, hindi umubra, ayaw nila ng diversion, korte na ba? Hindi pa rin. Kung hindi umubra sa tatlo na to, sa prosecution, pwede pa ang prosecution level, sa prosecutor's office. Okay? Si piskal na o si prosecutor na ang mamamagitan. Baka siya nang siyang may kakayanan na magkasundo na mag-diversion na lamang.
Kung hindi pa rin umubra dito, at ang parusa doon sa nakomit na crime ng bata ay 6 to 12 years, dyan napapasok ang court level. Ibig sabihin, si judge ang may authority para mamagitan at manguna sa diversion proceeding. Ngayon, maalin dito, kung sakaling mapagkasunduan lang na mag-diversion na nga lang, huwag na sa korte, at na-approve na gano'ng katagal mag-undergo ng diversion program yung CICL, na siya ay attend lagi ng mga seminars, skills training, counseling, community service, babayaran niya yung kung nagnakaw, babayaran niya yung nanakaw, o kung ano pa man, gano'ng katagal? Within 2 years. Okay? So yung proceeding within 45 days. Yung pag-uusap muna kung papayag ba. Pag pumayag na, yung mismong diversion program within 2 years. Okay. Question. Paano po kung hindi umubra to? Below 12 years, pero walang naganap na diversion, ayaw ng magulang ng inirereklamo. Ang magulang ng biktima, halimbawa, ayaw nila ng diversion, gusto nila korte. Hindi umubra to. O kaya naman, kung ang nakomit na crime ay punishable by more than 12 years, sumalin sa dalawa, walang diversion. Shoot yan sa prosecution. Pero balik tayo dito, tatandaan ninyo, ang diversion ay isang uri ng intervention. Kasi isa rin itong paraan para ma-prevent yung CICL na muling mag-commit ng crime. Okay? So kung hindi mo brand diversion o kaya naman ang past 12 years yung na-commit ng bata, prosecution. Ibig sabihin, papasok na yung formal court proceeding. Ang tawag sa proseso sa korte sa bata ay delinquency proceeding. Ngayon, sa delinquency proceeding, kailangan magkaroon na ng arraignment, pagbasa ng sakdal, pero ang tawag sa CICL sa delinquency proceeding ay hindi arraignment. Ang tawag lang nila doon ay advisory hearing or preliminary hearing. So, preliminary hearing. Siyempre, magkakaroon ng trial. Siyempre, katulad ni judge, kung sa adult ay ang tawag doon ay judgment and sentencing, dito sa delinquency proceeding, ang tawag doon ay disposition. So, sa disposition, hahatulan na yung bata. Kung sakaling mapatunayan na nagkasala ang bata, ang CICL, hindi yan bibigyan ng pronouncement na conviction or guilty. Hindi sasabihin yun. Ano ang sasabihin? Automatic suspension of sentence. Automatic suspension of sentence. Kung sakaling guilty yung bata. Kasi, kapag naging guilty yung CICL sa korte, suspended or ibibinbin, sabihin na natin na 20 years yung parusa doon sa nakomit niya. Ibibinbin yan, suspended. Kasi hihintayin pa siyang mag 21 years old bago niya simulan o i-execute yung sentensya para sa kanya. So for example, 17 pa lamang siya nung nahatulan ng guilty, hihintayin siyang mag 21 bago i-execute yung sentensya sa kanya. So nasa saan siya? From 17 years old to 21. Siya ay dadalhin sa Youth Rehabilitation Center or yung lugar para siya ay i-rehab or bigyan ng disposition measure. So, kung 21 years old na siya, 4 na taon siya sa Youth Rehabilitation Center at na-satisfy yung court na na-rehab yung bata na to, itong CICL na to, na na-fulfill niya yung rehabilitation measure, 21 na siya, i-serve pa rin ba niya yung nakabinbin na sentensya? No, that is already dismissed. I-serve lang ngayon pagdating ng 21 kung hindi siya na-rehab sa Youth Rehabilitation Center. Okay, so balik tayo dun sa pagka-dismiss. Kung na-dismiss na yung bata, nasa kanila na. So ang rehabilitation ay isa ring uri ng intervention. Dahil nga, paraan din ito para mapigilan uling mag-commit ng crime ang isang bata. So nasa kanila na yung bata, na-dismiss na. Kahit nag-21 dahil nga nang na-fulfill niya yung rehabilitation. Tapos na ba ang role ng government sa bata? No! May tinatawag pa tayong aftercare. Aftercare. Pag-aalaga matapos yung proseso. So sa aftercare,
ay dadalaw-dalawin ng mga social workers, ng mga officers ng DSWD o kaya pagre-reporting yung bata sa loob ng 6 months para kamustahin, magkaroon ulit ng mga counseling within 6 months. That is aftercare. So ang aftercare ay isa ring uri ng intervention para ma-prevent na muling mag-commit. Okay, so balikan natin yung kanina, yung prosecution. So, kung umabot sa korte, hindi mo brand diversion or lampas sa 12 years, saan mag-i-stay ang bata? Sa youth detention home. Pero, nung naipasa ang Comprehensive Juvenile Justice and Welfare Code, may bago ng tawag. May bagong in-establish ng mga centers para hawakan yung mga detained na bata na naghihintay ng mga pagdinig sa korte. Ang tawag dun ay bahay pag-asa. So yung mga CICL na may discernment na umabot sa korte yung kaso at dinidinig pa lamang, hinihintay yung mga desisyon pagdinig sa korte, dito i-detain. Meron pa, bukod doon, yung mga 12 to 15, di ba dapat totally exempted yan? Kasi below 15, 15 and below. Kahit daw totally exempted ang isang 12 to 15 years old at nag-commit siya ng serious crime, very serious crime ang nakumit, yan ay dadalhin din sa bahay pag-asa. Doon gagawin ang intervention para sa kanya. So yan yung kaunti at mabilis ang simpleng explanations doon sa salient features ng ating Juvenile Justice and Welfare Code.